Magkakagulo kung magkakagulo. Walang paki si Pangulong Bongbong Marcos sa mga pagbabanta ng China. Sinong tinakot mo? Kami, Pilipino. E takot nga kayo sa tropa naming Amerikano. Inaasahan raw ni PBBM na tututulan ng China ang Maritime Zone Law at Archipelagic Sea Lanes Law. Wala kasing palagang China kung aarestuhin natin ang mga Chinese dahil naayon sa batas o nakaangkla sa international law ang ginawa at pinirmahang batas ni PBBM. Eh sila anong panlaban? Yung fake news at made in China nilang 9-fake life? Dito nanindigan si PBBM na pag-aarestuhin lahat ng mga Chinese na papasok sa ating EEC. Sa kabila to ng pagbabanta ng Chinese folks na magkakagulo raw pag hinuli natin ang mga Chinese. Kung hindi papasok ang mga Chinese at maritime militia sa West Philippine Sea, simple, walang aarestuhin mangyayari dyan. Sa Maritime Zones Act and Archipelagic Sea Lanes to, anong mapalalaraw po doon ang tension sa Chinese? Your comments, sir, sa... That's not unexpected, but we have to define closely. Marami tayong sinasabi that we have to protect our sovereign rights and our sovereignty. So it serves a purpose that we define closely what those boundaries are, and that's what we are doing. Kapal na mukha ng China. Ayon yan kay war expert Professor Jay Batumbakal. Fake naman yung basihan nila sa South China Sea, tayo legal at naayon sa batas. Tapos China pa ang magagalit. Sinisindak lang tayo ng China ng gulo o gyera pa man yan. Kung hindi ipapatupad ni Pangulong Marcos ang batas na aarestuhin ng mga Chinese, ipasakop nyo na lang yan sa China dahil nag-aaksayang tayo ng oras dyan sa West Philippine Sea. Ating mga law enforcement, maritime law enforcement agencies and assets, mga, kunwari mga Coast Guard, maritime police at ang Navy, yung kanilang pong pag-undertake ng law enforcement operations dyan sa ating mga maritime zones, lalo na dun sa ating EEZ and Continental Shelf, ay wala na pong kaduda-duda na mayroon tayong batayan para gawin yon. At in fact, dahil ayon siya sa UNCLOS, ang lahat ng ibang bansa ay actually obligado, no, na sundin ang ating mga batas at regulasyon sa ating EEZ and Continental Shelf. Ay isang paraan para ma-implement yung arbitral award na maraming nagsasabi dati na hindi daw pwedeng i-implement, no? Ito po ay katunayan na pwede pala actually, no? At ang pag-implement nga ng batas ay nakasalalay dun sa mga partido. Pangalawa, dahil nga po dyan sa Maritime Zone Act, unang-una, no? Bali, inaayos po niya yung ating mga maritime zones. Inaangkop niya sa kung anong nakasaad sa UNCLOS. Ang UNCLOS, kinikilala po ng lahat ng bansa, no? Ang China lang yung may problema tayo dahil kahit sinabi nilang kinikilala nila, at the same time, sinasabi nilang hindi daw sila covered with respect to pagdating sa kanilang 9-dash line, no? Kumbaga parang nandadaya nga, no? Pero dahil tayo ay umaaksyon ng ayon sa batas international, lahat po ng ibang bansa, no, ay kikilala nila at ang ating mga karapatan sa ating karagatan, no. Kaya kumbaga parang ma-isolate yung China, magiging malinaw na talagang siya yung sumusuway sa batas, no, talagang siya yung illegal ang mga aksyon, no. Dito magkakasubuan talaga ng tapang si Pangulong Marcos at mga Chinese. May una kayang masasampol ang Chinese na aarestuhin, ikulong na dapat agad dyan, tapos wag nang pakawalan. Ano sa tingin nyo? Gumento sa baba ang iyong salog.